Matapos ang tatlong beses na pagkaantala sa suspensyon ng Visiting Forces Agreement o VFA, ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang terminasyon ng kasunduan. Inanunsyo ito ni Defense Secretary Delphine Lorenzana isang araw matapos ang pulong ng Pangulo kay United States Defense Secretary Lloyd Austin III. Ang ilang senador suportado ang naging desisyon ng Pangulo. Para kay Senator Francis Tolentino, kung kaakibat nito ay pagpapalakas sa VFA, ito anya ang tamang hakbang para gunitain ang mahigit 7 dekadang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng geopolitical tensions sa Indo-Pacific. Sumasalamin din anya ito sa matibay na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at US. Tinawag naman itong good move ni Senate President Vicente Soto III. Matatanda ang isa si Soto sa mga senador na kumwestiyon at nag-akyat sa Korte Suprema ng desisyon ni Pangulong Duterte na tapusin ang VFA noong nakaraang taon dahil kailangan pa rin anya ng pagsang-ayon ng Senado bago kumalas ang Pilipinas sa anumang kasunduan. Paliwanag naman ni Senator Coco Pimentel na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, kung may bagong kasunduan sa VFA, dapat anya ay may pagsang-ayon ito ng Senado. Si Senator Panfilo Lacson, suportado rin ng desisyon ng Pangulo, mapaano pa man daw ang naging kondisyon para rito gaya ng dagdag bakuna dahil tiyak naman anya na para ito sa interes ng bansa. Para sa senador na siya ring chairperson ng Senate Committee on National Defense, makakasama lamang sa Pilipinas kung sakaling itinuloy ang pagbasura sa VFA sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at pati na ang patuloy na banta ng terorismo sa bansa. Tingin naman ng security analyst at international studies expert na si Professor Romel Banlawi, mababahala ang China sa pagbabalik ng VFA. Paliwanag ni Professor Banlawi, ayon ng China na magamit ng Estados Unidos ang mga alyansa nito sa Asia bilang bahagi ng containment strategy laban sa kanila. Definitely, China will raise serious security concern about the withdrawal of the termination of the VFA. At kung magkakaroon man ng US military activities sa Pilipinas, ay ayaw ng China na gamitin ito sa usaping ng pinag-aagawang teritorya sa West Philippines. Dagdag pa ni Professor Banlawi, dapat din anyang mabigyang linaw sa China ang hakbang ng pamahalaan kung nais pa ng Pilipinas na ipagpatuloy ang magandang relasyon sa China. Jorlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.